Church. Our business, let's read an opening prayer with Cindy. Okay? Is this everyone? Okay. Let's pray. Oh, Father, walk to the house in the way. I'm always an illness. Please watch over here for the prayers. Ito po na to, hindi lang po siya made in organic, no? Made in coconut water siya, hugasan siya talaga. Hindi doctor, of course. But we have to believe in ourselves too, okay? So, tayo naman isa natural healing muna bago po usually magpunta ng gamutan, di ba? Ako po, sinisurve na ako muna, na-observe ko muna yung tatlong araw. Let's say, medyo masamang panahon. Puyat, pagod, so, inom ako ito. Ngayon po, magdadire-diretso siya after 3 days, awalan ko ng Diyos, wala naman ganun. So, even yung corona, wala naman po. No? So, ngayon, ito po si Dr. Otto Warburg. He is a Nobel Prize winner 1931, advanced human being. So, ito po, lagi ko po ina-emphasize ito sa science na siya po ang naka-discover ng lahat ng cancer ay pinagkukulan po ng acid food, acid waste, lahat overload, ano po. So, si Dr. Otto Warburg po, sinabi niya na walang nabubuhay na sakit kapag alkalinize ang ating katawan. Okay, alkalize or die, sabi niya. So, makikita nyo, yung high acidity, dehydration, and high free radicals, yan po yung mga root cause lahat ng ating nightmares, ano? Dehydration. Usually, akala lang natin pagkauhaw o kulang lang sa ano. Pero maraming hindi matay kapag na-confine ka, dextrose, kapag na-collapse ka dyan, tubig. So, napaka-importante. Kasi nga po, mahirap po mag-maintain ng 2 liter or 8 glasses of water sa isang araw. No? Yung 330 ml pa. Sino ba nakapag-maintain ito kahit hindi pa kilala natin ang coming water? Wala. Laging may kulay. Sa Philippines, meron tayong umaga, meron tayong snacks, alas cheese, 12 o'clock. In Philippines, atay natin, anong mangyayari sa kidney natin. So, lalapot yung dugo, mangingit din yung dugo hanggang sa malaso na yung dugo po natin, kaya mayroong dialysis na itatakot. Hindi na makahinga. So, ang ating water, meron po siyang oxygen. No? May kakayahan siya na yung ating mga dugo ay magkaroon po siya ng mga air sa loob. No? So, nagbibigay po siya ng active hydrogen sa ating katawan. Kaya nga po, nadidetox. Kumbaga, parang winawalis na yung mga naka-stack-stack po dyan na dapat matanggal. So, ito na po tayo sa 3 properties ng kangen water. So, ipapakita ko sa inyo yung first, alkalinity. So, ang ating kangen water po, meron po siyang 3 elements, okay? So, nga pala. So, yung kangen water, first, yung po kanyang alkaline chart. Pakita ko sa inyo, ayan. So, ito po isang pH tester. Ito po yung mga pinatetest sa water natin, like mga aquarium, mga swimming pool, no? Para kung malaman kapag acidic na siya, okay? So, kapag po siya acidic na, kailangan kapag siya ay nasa dilaw na, kailangan palitan na po siya, kailangan mag-green, kailangan neutral at least, okay? So, ngayon, kapag po, let's say, yung swimming pool or mga aquarium na yan, naging dilaw, yung mga isda na yan, makakatay, like yung mga ugat po natin, kailangan ma-wash out, ano? So, kailangan ng water. Dito naman po, kailangan neutral. At lahat po ng tubig ay neutral kasi nga po may chlorine. So, ito po, mga kulay na to, nagre-represent po yan sa kalusugan natin. Okay? So, ngayon, kapag ang ininom nyo, ito, mga to, hindi po siya healthy kasi nasa neutral lang eh. Okay? So, ito po, sickness. Okay? Tapos, ito po, alkaline. So, kapag kumakain tayo ng masasarap na pagkain, kailangan po ma-alkaline siya. Okay? So, ito po mga umiinom na to. Let's say, kahit juice pa siya, still, meron po siyang sugar. Okay? So, lalagyan po natin ngayon ng iba't ibang tubig ito. So, mga umiinom pa po ng mga sparkling water, baka umiinom po ng mga bottled water, sinasabing mineral water, it's an alkaline water, nakikita niyo po. And then, ito po, kabibili ko lang po kanina, no? So, ito po ay aqua water. Okay? So, yung mga, wala pa kong machine, makikita nyo, pero pa yung mga binibiling water. Ito po, mga drinks. Okay? And then, ito po ay Fanta Chicua. Ito po yung calamansi juice na iniinom po natin, ano? Ito po yung alak. Nag-represent po ito, any kind of alak. Okay? Wine or any.
Okay? Nakita mo lang dito. So, ito na po yung cup and water natin. So, ito pong Aquanius na to, isang energy drink pala to, no? Okay? So, ito na po yung ating tester. So, see? Papatakan po natin siya ng tester at tingnan po natin kung anong kulay yung kanyang nire-represent. Sa mga iniinom po natin, makikita nyo, iba-ibang kulay siya. Okay? So, ito po si sparkling. So, it's just kind of soft drinks. Kita nyo? Orange. Soft drinks, soda. Alam niyo po ba yung soda is a kind of chemical and full of sugar po siya. Kailangan daw po, kapag uminom kayo ng soft drinks, 32 glasses ng candy water ang inumin nyo bago ma-flush. Ito sa katawan nyo, bago ma-neutralize. Okay? Neutralize pa lang. Oh, ito, alkaline water. Ayan, ito po yung sinasabi kong pagbubili kayo ng bottle, merong alkaline water kayo makuha. Pero, ito po, hindi po siya pure. Kasi nga po, sabi ko nga, nasa bottle na siya. Later, makikita ko sa inyo kung bakit hindi siya ganun ka-quality. Kasi nga po, pwede tayong gumawa ng alkaline water. So, tingnan nyo po itong aqua. Okay? Makikita nyo po siya orange. So, aqua water is orange. Okay? So, ito po is energy drink, no? Aquarius. Aquarius Web, Aquarius, or anything na energy drink. Then, ito po yung calamansi juice. Shikuha. Okay? Shikuha ba ito? Okay? And then, ito na po yung mga uminom ng wine, alak, or anything. Okay po? And then, ito naman po yung ating bida. Okay? Si kangen water. Right? So, kapag kumaya tayo, umain ng mga crispy patty na yan, medyo kawali, andito po yan. Okay? Kasi nga po, mantika, oily, pinapansa po, and it's already oxidized. Yung masasarap po na yan, usually, minsan, hindi lang konti, mas marami. Okay? Then, ito po alkaline water. Makita niyo po, iba-iba yung ibang-iba. Okay? Tingnan niyo po itong, let's say po, teka, nagyan ko nga, pero pa-spray na. Alam mo sa akin, eh. Ko lang siya. Makita nyo, kapag po ito, let's say, ininom natin, dahil yung quality po niya is pure, si kangen water po, wala po siyang hinihalo kahit anong calamansi dyan, wala siyang hinalong baby powder dyan, upos na siguro para maging alkaline na ganito maganda ang kanyang kulay. Imagine, ito po, tayo lahat acidic, no? Acidic tayo. Why? Kasi nga po, palagi tayo kumakain ng mga cooked food, hindi naman organic, paano tayo ma-alkalinize? Kaya nga po, kailangan ma-alkalinize tayo para po, every 30 minutes, tatanggal po yung ating mga asin. So, maglalagay po ako ng konting hangin from my diaphragm para po, ma-share lang po natin kung gano'n tayo ka-acidic. Okay? Tingnan nyo po mabuti, ha? Dahil ang quality po ng kangen water, hindi basta-basta. Kahit po, acidic ako, hindi po siya nagiging oxidized. Hindi siya nagiging acid color. Ano po? So, tingnan nyo po yung binili natin. Alkaline, no? It's blue already, pero nasa 8.5 pa lang po siya. Pero tingnan nyo po yung kangen water, it's a violet. Tingnan nyo po, konting hangin lang po. See the difference? Mamaya, konting hangin pa po yan, magiging kulay dilaw na yan, or yellow. Okay? So, ito na po, hindi ko na pwedeng kailangan ipan, pa kasi lahat yan orange na, oh. And then, tingnan nyo po, kapag itong si kangen water, yung tubig nyo, kaya nyo po yung alkaline kasi it's just a water. Okay? So, ito pong mga soft drinks na yan, mahirap na sasabi mo nga 32 glasses. Or, kung gani siya kakaunti, kailangan 32 na ganito rin ang iinomin niya. See? Ayan. Dahil water lang siya. Pero ito, may sugar, may sugar. Pero ito, kita nyo ang difference ng alak. Naalka na siya. Good news sa mga umiinom. Okay? Alam mo yung asawa ko, inom siya ng inom. Inom siya ng inom. Ba't ako nalalasing? Kasi pinapatay niya. Ah, chaser. Hindi ko sinasabi. Good news po sa mga asawa na nagsisimpay doon sa kanilang mga asawa. Kasi nga po, protektado ang kanilang liver. Okay po? Meron tayong istorya dito, tatlo po nakipang-inuman. Tatlong tao, tatlong magkakaintigan na dito, inuman hanggang alas 4 ng bagay. Isa ko kapatid sa pastor. So ito po kapatid ng pastor, tinry niya mag-chaser ng kangen water. Totoo ba yan? Hindi ba talaga malalasing? Yung dalawa, hindi niya binigyan ng kangen water. So ito pong kapatid ng pastor, hanggang alas 4 ng maga, gising na gising. Ito po, parang alas 2, parang tulog na yung dalawa. Okay po? So dahil hindi siya uminom ng kangen water. Itry niyo po, talagang makikita niyo na na-try ko na rin po. Kasi nga po, last year, nakatinim po ako ng red wine sa Yamanashi.
doon na nag-start yung pag-inom ko ng red wine na sobrang sarap. Okay? So, magmula nun, chine-chaser ko rito, sobrang walang headache, wala mo kayong food scaloid, wala mo kayong sakit sa ulo, at talagang maganda po sa katawan. Okay? So, ito pong mga kulay orange na to, imagine po, ay wala na ice kayo. Pero, lalagyan nyo na acidic mangyayari. Okay? Ano tayong scientist dito? O, kita nyo, konting mga acid. Kaya dapat, yung konti nito, 32 glasses ng kangen water ang painom natin. Kita nyo mangyayari? O, hindi na ako nainom niya mga yun. So, natatayo ko na sugar and soda. Kasi nga po, kung ganito kadami ang nainom niyong soda, kailangan 32 na ganito rin ang inumin yung candy water para ma-flush siya. Kapag isang can, 32 glasses din, or 32 can din, kailangan inumin yung candy water para ma-neutralize pa lang siya. Okay? Imagine po itong Aquarius, yung mga pokali, mga soft drinks, sabi kapag, di ba, nung araw sa Philippines, kapag may sakit ka, Sprite, Royal. Kasi may power. Lahat mo ng tubig, may power yan. Kasi nung ipinamanap po tayo, meron tayong negative 120 millivolts na kuryente sa katawan. Nakikita nyo habang tayo po ay nagkakaroon ng edad, humihina po yung electricity sa katawan natin. From bone, talaga po bumababa yan. Okay? So, ang nangyayari po, hindi lang tayo nawawala ng calcium. Makikita nyo yung mga nanay, tatay nyo, lolo nyo, lumiliit na nade-dehydrate sila. Tapos yung calcium nawawala. Kaya sabi, bigyan mo na angling, bigyan mo ng milk, painumin mo para lumakas yung water. Kasi yung bone natin, 13% water. Muscle natin, 82% water. Okay? So, kapag nade-dehydrated na sila, syempre, nag-dry na rin yung skin. Pati yung bone. Okay? So, ayaw naman natin maging, sabi nga, matanda agad. Okay? So, imagine na, 100% water yan. No? Nabubuhay yan sa water. Yung video or sinabukunan, yung mga baby na sa sinabukunan natin. May power yan. So, lahat ng tubig may power. Imagine, itong Aquarius na to, para maging energetic ka daw, inom ka ng mga enerhon. Pero, acidic siya. May sugar, may soda. So, paano ka naman magiging healthy? Not healthy, energetic. Pero, hindi siya maganda sa katawan kasi nga, it's not a water. Imagine, eto, pakikita ko sa inyo, ang kaibahan ng tubig, it's a mineral water, okay? So, ang mineral water, sabi, may mayroong power. But, it's a bottled water. Okay? See the difference. Okay? The difference of water na nasa bottle, which is nakita nyo, it's 8.5. And then, madali po siya yung quantity niya, bumaba agad. Tingnan nyo si kangen water. Diba? Hindi ka na kailangan bumili ng mga energy drink. Okay? See the energy. Okay? Ganun siya. Kaganda. So, yung may mga order ko nito, mabayaran. Mabalik ako. Okay po? So, yan na po yung isang property na sinasabi po natin ng alkalinity level ng kangen water. Hindi siya basta-basta alkaline. Diba nyo ito alkaline? Pero nasa 8.5 lang po siya. At the same time, kapag hinipan mo siya, nagiging green, yellow, yellow-green na siya. So, tapos sa plastic pa siya, tayo po siya. Sabi nga, full mineral water na siya. No? Hindi na siya.